Okay mga kabayan, oo nga no. Pakinggan natin ito ngayong ipinapaliwanag ni Banat Bay. Ang galing ni Banat Bay. Maiinis ka o mapipikon ka sa kanya. Kung wala kang pasensya, talagang magagalit ka sa kanya. Ano po? At mapipikon ka talaga pag yung mainis ka sa kanyang mga sinasabi. O tama nga naman yung mga ipinagpapaliwanag niya sa kay Bantag at kay itong si Remulla. Ano po? Dahil nga naman kapansin-pansin, talaga nga namang wala sa hulog yung itong sekretary natin ngayon na si Buying Remulla, mga kababayan. Siya na ngayon ang tumatayong judge. Ano po? Sa kaso ni Percy Lapid at itong inaakusahan na si General Bantag. Sino ba namang susuko na wala pa naman siyang warrant of arrest? Ano po mga kababayan? Loko-loko, parang wala sa, yun nga sinasabi ni Banat Bay, wala sa hulog ata itong si Secretary Remulla. Sino nga ba namang loko-loko na susuko na wala pa namang warrant of arrest? Para po mainis kayo o maliwanagan kayo sa itong pinagagawa ng DOJ Secretary na si Buying Remulla, makinig na lang po tayo kay Banat Bay. Ang galing ni Banat Bay, ano mga kababayan, pakinggan nyo yung mga pinapaliwanag niya about dito sa kaso ng Percy Lapid at itong si Buying Remulla, yung mga pinagagawa niya kay Bantag. Ano po, pakinggan nyo at upang mainis din kayo. Pero saludo ako sa iyo, Banat Bay, ang galing mo. So mga kababayan, pakinggan po natin. Pero bago po yan, kung bago pa po kayo dito sa channel na to, please click subscribe button and notification bell para po updated kayo sa mga video po nating i-upload. Ano po? So narito po ang video mga kababayan. Sa proseso ng batas, ganito yan. Pag ikaw, unless nahuli ka ng ginagawa mo yung crime, yan, pwede kang damputin dyan. Okay? O kaya yung tumatakbo, yan, pwede kang damputin dyan. Pero yung nakalipas na, tapos inimbestigahan, okay? Tapos, sinampahan ka ng kaso. Okay? Ngayon, mag-aantay ka ng desisyon mula sa piskal at sasabihin nila may probable cause at mag-i-issue sila ng warrant. That's the only time na ikaw ay dapat humarap pag may warrant na. Lagi yung tatandaan yan. Hindi pa pwedeng sabihin lang ng isang politiko, oy, sumuko ka na! Sumuko saan? Kasi ang labas ngayon, pansinin nyo ha, sobray, ang labas ngayon, guilty na kagad si Bantag. Pinasusuko na siya na akala mo'y kriminal. Napaka, ewan ko nga si Secretary Remulla, abogado naman, pero bakit ganun ang paniniwala sa buhay? Medyo magulo. Hindi, ahamunin ko, meron ho ba ditong abogado, diba? Mali ako o tama? Diba? Bago ka sumuko, kailangan mo ng warrant. Ano to? Suko na ako. Bakit? Anong kasalanan ko? Ganon? Ganon-ganon lang? Puro ano eh. Alam mo, dapat dito kay Secretary Remulla, vlogger eh. Mapanghusga eh. Nagalit daw si Bantag. According saan? Sa kwento ni Lapid. Sa kwento ng ewan ko, ano ba? Di ko alam kung ano punto nito eh. Sa kwento lang ng mga tao, sinabi niya nang nagalit si Bantag. Anak naman ng waiting, oh. Tingnan niyo yan, ha? Ito yung paliwanag. Pasensya ka na. Sandali, nasaan ho ba? Basta, pasensya ka na, Percy, ha? Pero pupunahin ko lang itong tirada mo. Ito yung ebidensya niya. Kahit sinong matinong abogado, ebidensya ba yan? Ipakita mo. Oh, kanya yan, ha? Kanya yan, kanya yan. E subdivision yan, normal na may ako kanina, pumunta ako ng Makati, may pinuntahan ako doon. Ang daming nakaparadang kotse doon. Wala na nga madaanan, nakaharang na eh. Pwede ko bang ibintang sa iisang tao na may bahay dyan? Bakit siya kailangan magpaliwanag? Saan?
Percy naman eh. Yan na ho ang kanyang ebidensya ng biglang yumaman. Maraming sasakyan na nakaparada sa harap. Ang daming, una-una ang daming pwedeng possibility niyan. Possibility. Number one, sa kapitbahay niya. Di ba? Napaka-gullible mo naman, maniwala ka kagad sa kanya lahat yan. Pangalawa, kahit ba sa isang bahay pumasok yung lahat ng driver niya, kanya ba yan? Eh baka sa opisina yan. Pwede mong sabihin, misuse, pwede pa. O kaya pwede mong sampan sa ombudsman na masyadong ginagamit, pwedeng ganun. Pero sabihin mong, kanya yan. You're jumping to a conclusion. Diba? Kaya pala di sumikat yung Percy. Ayoko na lang magsabi ng masama ha, pero pagdating sa fake news, ayoko na lang magsabi ng masama, Diego Latigo, pero pagdating sa fake news, ano sa kanya yan? Ewan ko. Takin mo ha, ito. Common sense eh. Sabi ko nga, napaka ano naman itong common sense yung binibintang, yung mga kotse na kahilera, ayan, pakita ko unti-unti ha, ayan, nakatapat sa ibang bahay. Sa tingin ninyo, kung ikayo yung kapitbahay, papayag kayong paparadahan ng harapan ng bahay nyo? Logic naman! Pre, where is your logic? Sa bahay na nga lang eh, magpapatayan yan pag magpinarada mo yung kotse mo sa harapan ng bahay nila. Meron pa dyan, do not block driveway. Oh, di ba? Kahit puti naman yung kotse mo, lalagay doon, do not block driveway. Ang corny mo, banat ba yan? Hindi, diba? Sino ba naman tangang paparada sa harap ng ibang bahay? Tapos sa ibang nakatira pala, pambira naman buhay ire, oo. Oh, sabi nga nito, isa ako, hindi ako papayag paradaan ng harap ko kahit wala akong sasakyan. Hindi kasi tama nga naman. Subdivision yan. Hihilera mo yung sobrang dami mo sasakyan doon sa street nyo. Ano sa tingin mo sa kapitbahay mo? Hampas lupa? Walang kotse yung kapitbahay nyo? Ang bira naman yan. Itong weird. This is the weird thing na nakita ko dito. This video is sobrang mababaw na dahilan para gamitin mong ebidensya against a person. Pero bakit yan ang ginagamit ng DOJ? Ano ba namang klaseng sabi nga nila eh? Ito, iko-quote ko lang yung isang artista pero tama. Itong dilaw na artista na ito pero tama siya. Sabi nga, pag ang Malacanang pinasok mo ng clown, eh hindi ho magbabago yung clown. Baka maging circus yung Malacanang. Parang naging ganyan eh. Ang gobyerno natin ngayon eh, pinasok mo ng mga clown, pinasukan mo ng kusino-sinong ewan, binababoy na ho yung ating gobyerno. Yan ba ang tinatawag mong justice system na tama? Magbintang ka na maraming sasakyan na nasa harap ng bahay, na sana kung patong-patong yung sasakyan, nakaganun, oo, akin lahat yan, patong-patong yan ha. Hindi eh, magkakahiwalay. Tapos nakaparada sa harapan ng ibang mga bahay, tapos sasabihin mo, yan ang dahilan kung bakit nagalit si Bantag. Conclusion. Ang talino mo, Brad! Kumain ka ng bulalo! Ay, naku, sana pinagpatong-patong na lang niya para talagang kanya. So, paano pala pag inimbestigahan ako dito? Lahat ng nakaparada sa parking, akin. Sana all. Diba, isipin niyo yan, ha? Doon nga lang sa parking ko, eh. Napakarami na nakaparada doon. Motor ni Jun. Motor ni Dada. Don't tell me, akin din yun. Minsan, yung logic natin talaga nawawala na, eh. Ewan ko ba, bakit? Ano bang sumupsup kayo ng bulalo? I cannot believe you, Secretary Remulla. This is the lowest thing na narinig ko. Because of that, nagalit. Nagalit si Bantag. Kung ako si Bantag, katawanan ko ng todo yun. Pagbintangan ako ng lahat ng nakaparada sa harapan ng bahay na ng buong street namin, akin. Magagalit kaya. Sige. Ito na lang. Wag na lang ho ako ha. Wag na lang ho ako. Kayo. Kunwari, pinagbintangan kayo ng lahat ng nakaparada sa karsada ninyo ay kotse ninyo.
Magagalit kayo? Sige nga po, magagalit kayo? Kunwari, nakatira naman kayo sa kondo. Lahat na nakaparada sa parking ng kondo. Sa inyo, sinabi, oh, tingnan mo na. Tingnan mo si Banat Bay, bayaran na vlogger yan. Yumaman, ang daming sasakyan nandun sa parking ng kondo. Sa tingin nyo, magagalit kayo doon? Yun ang proof niya na nagalit si Bantag. Hindi daw umattend sa isang graduation ceremony. Yun ang dahilan kung bakit nasabi ni Secretary Remulla na nagalit si Bantag. Kasi hindi siya umattend ng isang event. Napakahusay mo, Secretary Remulla. Yan ang pinakamalalim na naisip mo sa buhay mo. So pag ang isang opisyal hindi na umattend ng isang event dahil nagalit siya sa bumabanat sa kanya. For what reason, Secretary Remulla? Please explain. Na andun ba si Lapid doon sa event? Hindi ko talaga matarok yung dahilan nito ni Remulla. Kunwari, ako, sinabi ninyo, si Bay, bayaran yan. Ang daming kotse sa kondo niyan. Ang daming motor doon sa parkingan niya. Hindi na ako pupunta ng Mocha Girls event, ng show ng Mocha. Bakit? Nagalit ako eh. Pakiisip nga! Pakiisip! Sana kung naandun yung nagbintang sa akin doon sa event. Baka masapok ko pa yun. Hindi totoo, di ba? Let's be true. Real talk tayo. Kung nagalit si Bantag, anong kinalaman nung event na hindi niya pinuntahan? Paki-explain naman, sir, secretary. Ang layo ng logic, ganun, no? Ganun. Parang yung, alam mo, kaya nakakaduda na talaga ito si Secretary Remulla. Why niya masyadong idinidiin si Bantag? This time, nagdududa na ako. Yun lang, akin, ha? Opinyon ko lang to, ha? This, nung una, medyo sabi ko nga, baka diversion lang ito. Doon sa nangyari sa anak niya, baka diversion lang. But this time, medyo kaduda-duda na. Kasi sobrang labo na yung logic eh. Sobrang labo na nung logic, bakit na uwi doon? Hindi ko magets. Hindi lang nagpunta ng event, galit na kay Percy. Tapos eventually, papapatay niya. Ang sakit sa bangs. Ito na nga eh. Think of this, ha? Think of this, okay? Balik ko sa inyo ngayon, yung sabi ninyong nagalit si Lapid. Ah, nagalit si nagalit si Bantag. Hindi siya umattend ng event. Let's assume. Ha? Let's assume na totoong nangyari 'yon. Na nagalit si Bantag. Kaya hindi siya umattend ng event. Tapos bandang dulo ipapapatay niya. Where is the logic? Pinaalam mo sa tao na galit ka, tapos biglang papatayin ko kasi galit ako. Eh. Hindi, isipin nyo maigi yun, ha? Isipin nyo maigi. Kayo ho mag-isip. Yung may mga isip pa, pero pag tanso, talagang wala nang isip yan. Ha? Kayo mag-isip. Assuming totoo yung sinasabi ni Remulla, tinira siya ni Lapid, tapos, hindi siya umatin ng event kasi nagalit siya. So, pinaalam niya publicly sa mga taong kausap niya na, nagalit ako dun sa isang bumabanat sa akin kahit hindi na ako attend yan. Tapos, eventually, after how many, months, papapatay ko na ngayon. Asan ang logic doon, boss? Boss Remulla, asan ang logic doon? Paki-ano nga ho ako, sir? Hindi, baka naman tanga lang talaga ako, eh. Hindi, ako, paki-explain nga ho, baka tanga lang talaga ako, eh. Baka ganun, eh. Baka ako, aamin ako, baka ako naman ang tanga, eh. Di ba? Pero napakalabo nun. Wala sa hulog, ganun eh. Kasi alam mo, ito, ang dali-dali niya, no? Isipin mo, ikaw na gobyerno ngayon. You want all the proof? Ang daling kuhanin ng mga title, pati ORCR na mga sasakyan sa LTO. Ewan ko ba? Ewan ko. Nakaka-high blood. Alam mo, this time talaga, medyo nagdududa na ako. Yun lang ang akin. Opinyon ko lang naman. Ha? Opinyon ko lang ito, maaring mali. Nagdududa na ako kung bakit masyadong idinidiin ni Secretary Remulla si Bantag. Nagdududa na talaga ako. Hindi ko alam pero iba na basa ko. Lantaran na eh. Noong una akala ko talaga diversion lang. Ito lantaran na. Bakit dinidiin masyado si Bantag? Na mga walang lohikang dahilan. Diba? Walang logic. Ako, I'm trying my best to understand kung saan nanggagaling ang gobyerno. Kasi ayoko naman ding masunog.
Di ba? Ayoko rin masunog na kasalanan pala talaga ni Bantag. Kaya lang, yung pinipresent sa atin ng DOJ, especially itong si Secretary Remulla, mga proof, nagalit si Bantag, di umano. Kaya hindi umatin ng event. Tapos eventually, siya na nagpapatay.